pag-uusapan po natin sa oras na ito, ito pong mga politiko na isa-isa na pong nagtatalunan mula po sa barko ni Rodrigo Duterte o ang partido na PDP Laban, nauubos na po sila. Nagsisilipat na po ito sa iba't ibang mga partido, pero pinakamarami sa ngayon ang partido na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez, ang Lakas CMD, kung saan nung nakaraang mga buwan nagbitiw dito bilang Chairman Emeritus, ito namang si Vice President Sara Duterte. Ganun pa man, ang politiko, eh siyempre, interest po nila ang kanilang tinitingnan dyan sa ka-interest ng taong bayan na kanila pong pinaglilingkuran. We are just hoping na sa huli ang mangibabaw yung welfare po ng bawat Pilipino sa ginagawa po nilang paglipat na ito ng partido. Ipagpatuloy po natin ang ating pinag-uusapang balita. Ito po ang laman ng balita. Pakinggan at panoorin po natin kung ano po ang sinasabi dito po sa balita. More lawmakers jumping ship from the once dominant PDP Laban Party. No, mas marami na po ngayon ang nagtatalunan sa barko nito pong si Rodrigo Duterte o yung partido po na PDP Laban. Ilan na lamang po ba ang natitira na miyembro po ng PDP Laban sa kasalukuyan? Tuloy po natin ang balita. Party of former President Rodrigo Duterte, Agusan del Norte 2nd District Representative Dale Cordova and Caloocan City's Mitch Cahayun Uy were among the old PDP Laban members who joined Lakas CMD. That's the political party of House Speaker Martin Romualdez. The new transfer brought Lakas CMD's strength in the House of Representatives to 86 members. Meanwhile, from a high of 120 lawmakers during the term of Duterte, the PDP Laban is now down to just 13 congressmen. Biruin nyo, no? From 100 plus congressmen, diyan po sa PDP Laban, in just a span of more than a year, eh ngayon, 13 na lamang ang natitirang kongresista dito po sa PDP Laban. At yung iniwan na partido nito pong si Sara Duterte, kung saan kumanlong po ito sa kanya nung nakaraang halalan bilang vice presidente candidate, ay umabot na po sa mahigit 80 congressman ang nandoroon at patuloy pa po yung lumalakas. Yung iba, pumunta na po sa Partido Federal ng Pilipinas at iba pong mga partido dyan po sa Kongreso. Dito makikita po natin na talagang nag-iiba na po ang panahon. Ang mga dating kakampi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, particular ito pong mga kongresista, eh isa-isa na pong nagtatalunan dyan po sa kanyang barko. Alam nyo naman, napakahalaga ng kakampi sa politika. Kapag ka unaubos, unti-unti ang kakampi mo sa politika, eh mahihirapan ka particular sa national position na masecure ito ngayong parating po na 2025 election, sigit sa lahat, ang 2028 presidential and vice presidential elections. Eh hindi naman maikakaila na ang mga Duterte, lagi nilang sinasabi na hindi po sila tatakbo sa politika. Katulad po ng sinambit ng dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2015 hanggang 2015 and beyond. Ano? Kasi 2016 nagsimula na yung filing ng candidacy at saka yung pagpangangampanya niya. Sinasabi niya na hindi po siya tatakbo sa pagkapangulo. Yet, December, nag-file sila ng Certificate of Candidacy, humabol, pinalitan si dating Undersecretary Dino at siya yung naging standard bearer para sa pagkandidato ng presidente. At ganun na nga po yung nangyari. Ibig sabihin, madali lamang sabihin na hindi sila tatakbo pero sila po ay tumatakbo. Ngayon, sinasabi nitong si Vice President Sara Duterte na sila daw po ay hindi tatakbo. Ngunit alam din naman natin na hindi rin po totoo yan. Kasi sinabi din ni dating mayor, ngayon ay Vice President Sara Duterte, na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Pinanindigan niya naman, pero tumakbo naman siya sa pagka-vice presidente. Ang katwiran, yun daw ay para dinggin ang panawagan ng kanyang mga suporta at yung ayaw niya na pagtakbo, kaya nag-meet sila halfway at ito ay pagka-vice presidente. Ang galing, ano? O, ngayon, kung maniniwala po kayo sa mga ganyang sinasabi ng mga Duterte, ewan ko na lamang. Bahagi lamang po yan ng estratehiya kasi
Marami pong mga kadahilanan kung bakit ang isang kandidato hindi muna sasabihin na sila po ay tatakbo sa pagkapangulo. Unang-una po dyan, ayaw nilang masira ng maaga. Kapag ka nalaman kasi na ikaw talaga ay tatakbo sa pagkapangulo, syempre ang politika, uso ang siraan, sisirain ka talaga. Pero syempre itong si Vice President Sara Duterte, hindi naman maikakaila na gusto siya na isulong ng kanyang mga supporter sa pagkapangulo. Kaya ngayon pa lamang, naniniwala na ako na ito'y tatakbo sa pagkapangulo. Ngunit, hindi ako naniniwala na si Vice President Sara Duterte sinisira sa kasalukuyan. Kung meron mang issue na ibinabato sa kanya, katotohanan po kasi iyon. Particular yung 125 million pesos confidential funds na naubos lamang sa loob po ng 11 araw diyan po sa Office of the Vice President. Hanggang sa ngayon, hindi po iyan maipaliwanag ng Office of the Vice President kung paano nila ginasta yan. Bagkos, dinadivert po ng mga supporter ng mga Duterte ang issue at pilit na pinagpapaliwanag ang Kongreso kung saan daw po nadadala ang pondo nito. Pero alam naman po natin na ang pondo po ng mga kongresista ay fully liquidated at audited po iyan ng Commission on Audit. At dahil po dyan sa confidential funds na yan, hindi na po napigilan ng kanyang ama na nakikita po ninyo sa ating screen na si Rodrigo Duterte na ipagtanggol siyempre ang kanyang anak. At nasasaktan po ito sa sinasabi ng mga kongresista daw sa kanyang anak. Feeling po nitong si Rodrigo Duterte, inaapi daw po ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya naman nagsalita po ito ng mga kataga, and I quote, "The most rotten institution daw po ang House of Representatives." Sabay banat din po sa mga miyembro na ito, particular ito pong si House Speaker Martin Romualdez, na nung nakaraang gabi, pagdating po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, inisnab ni Vice President Sara Duterte. Tinangkang kamayan ni Speaker Martin Romualdez, ito pong si Vice President Sara Duterte, pero kitang-kita po sa camera na hindi niya po ito pinansin, bagkos dumiretso po siya sa sekretary po ng Department of Foreign Affairs na si Enrique Manalo at parang wala pong nakita na Speaker si Vice President Sara Duterte. Yan ang mga nangyayari sa kasalukuyan at hindi po yan maikakaila. Kaya naman, sa sobrang sama din siguro ng loob nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil feeling niya inaagrabyado ang kanyang anak, nagpahayag po ito na siya po ay tatakbo sa pagka-vice presidente o pagka-senador kung i-impeach daw po itong si Vice President Sara Duterte. Ang usaping impeachment laban po dito kay Sara Duterte, hindi po ito sinusulong ng liderato ng House of Representatives, taliwas po sa binibintang ng mga maka-Duterte. Ito po ay isinusulong o napag-iisipan lamang ng mga kongresista na kalaban ng mga Duterte, particular itong makabayan bloc. Sila po ang nakakaisip, pero wala po iyang pagkakaisa doon po sa leadership ng speaker na si Martin Romualdez. Sinabi na po ni Speaker Martin Romualdez na hindi po sila nakapokus dyan. Higit sa lahat, sinabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi po deserving na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. In short, kinakampihan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos at saka ng ating speaker na si Martin Romualdez na huwag ma-impeach itong si Sara Duterte. Pero mukhang hindi po ganon ang paniniwala ng mga Duterte, kaya naman ito ang balita. Sabi po dito sa balita, "Ex-President Duterte to run for Vice President or Senator if Sara impeach. Former President Rodrigo Duterte has said he will be forced to run for either Vice President or Senator if his daughter, Vice President Sara Duterte, gets impeached." Tayo, wala tayong pakialam kung tumakbo o hindi tumakbo itong si Duterte. Mas maganda nga sana tumakbo na lamang po ito sa pagka-senador o pagka-vice presidente sa 2028 nang magkaalaman na kung gaano talaga karami ang mga mayayabang ng mga DD seats. Kasi kung umasa lang mga ito, akala mo sila ang nagpanalo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung makapanumbat ang mga ito, akala mo sila ang majority ng mga Pilipino. Pero kung susuriin natin ang pahayag na ito nitong si Rodrigo Duterte, ito po ay personal interest, hindi po ito para sa Pilipinas at hindi po iyan para sa bayan, kung hindi para sa kanyang anak. Gusto niyang protektahan ang kanyang anak
kaya siya tatakbo sa pagka vice presidente or pagka senador either on 2025 or 2028. Tuloy po natin ang sinasabi sa balita. Duterte was responding to the alleged impeachment talks that some members of the House of Representatives plan against the Vice President, stressing that he will get out of his retirement to return to politics if such happens. O, inuulit natin, sige na, tumakbo na kayo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa pagka-senador o pagka-vice-presidente. Yan naman ang gustong-gusto ng mga DD sheets, yung mga supporter po ninyo na mga balahura ang bunganga na manonood ko po dito. Pero yung mga DDS na supporter ng mga Duterte na hindi naman pumapasok sa ating programa, eh DDS sila, wala tayong pakialam sa kanila. Pero yung mga balahura ang bunganga na manonood dito, na mga supporter ng mga Duterte, at walang sinambit kung hindi salitang mga hindi kaaya-aya, eh asal talaga ng pinopoon nila, kaya ganyan sila, eh mga DD sheets po ang tawag natin dyan. Tuloy po natin ang balita. Sabi ni Rodrigo Duterte, alam nyo, baka pag ginawa nyo yan, babalik ako sa politika, wala kaming pakialam. Mapilitan ako, it's either I run for senator or I will run for vice president maski matanda na ako. O, diba? Interest nila ang isinusulong, hindi interest ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Kaya lang tatakbo sa pagkapangulo para protektahan ang kanyang anak dahil ayaw niyang ma-impeach ito. O, diba? Dapat pag tumakbo ka sa pagkapangulo, pagka-vice-presidente o pagka-senador, hindi dahil protektahan, gusto mong protektahan ng pamilya mo, kung hindi gusto mong maglingkod sa taong bayan. Ani pa niya, mapipilitan akong lumabas sa retirement. When I begin to talk, election is just around the corner. Talagang magkakababuyan tayo. I do not lose anything. I'm retired. Pero pagdating niyan, nabuhay pa ako, pag wala pa akong demensya, tatakbo akong vice president. Kung si Inday ang presidente, okay lang. Di ba? Nakakatawa, no? Tuloy pa natin. Sabi niya pa, kung ano man ang desisyon ni Pangulong Duterte ay buo, ito naman ang pahayag nitong si Vice President Sara Duterte. Buo daw ang suporta ng pamilya sa kanya, just like kung ano man yung desisyon namin na mga anak regarding sa politika, buo din ang suporta ng pamilya sa amin. Ganon din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. Pahayag po iyan nito pong si Vice President Sara Duterte na nagpapakita ng suporta para sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makikita po ninyo dito mga tol na ang mga Duterte, ang mahalaga sa kanila, posisyon. Ano? Ayaw na masaktan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Vice President Sara Duterte, kaya tatakbo siya sa pagka-senador o pagka-vice-presidente in 2025 or 2028. Interest ng kanilang pamilya, hindi interest ng kanilang mga nasasakupan o ng Pilipinas o ng taong bayan ang kanilang talagang makikita sa pag-desisyon kung sila ba ay tatakbo o hindi sa politika. At other than that, syempre, hindi maikakaila na yung binanggit po natin kanina, inignore nitong si Sara Duterte, ito pong si Speaker Martin Romualdez. At hindi po yan maikakaila sa video na napanood na po natin sa mga balita. Makikita po doon na tinangka unang pumasok si Speaker Martin Romualdez at nakipagkamay sa kanyang mga kasamahang public servant. Ngunit nang pumasok na itong si Vice President Sara Duterte doon sa rival hall ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eh agad po siyang dire-diretso lamang na nakipagkamay kay Enrique Manalo, ang sekretary po ng Department of Foreign Affairs, at nilagpasan niya ang ine-extend na kamay nitong si Speaker Martin Romualdez. Sinasabi ng mga supporter nitong si Sara Duterte, eh hindi daw po plastic si Vice President Sara Duterte. Eh ang sasabihin naman natin na mga nagmamahal sa ating Pangulo at sumusuporta din sa ating Speaker na si Martin Romualdez, hindi nga yun kaplastikan. Pero yun po ay isang childish behavior. Gasino lamang na kahit ikaw ay hindi mo gusto yung kapwa mo public servant, ang simple courtesy of shake hands will do. Hindi mo naman kinakailangan na pagsalitaan o kausapin siya. Itinatry na i-extend ni Speaker Martin Romualdez yung kanyang kamay
bilang kortesiya dahil vice presidente yung nasa kanyang harapan. Pero ano ang ginawa nitong si Vice President Sara Duterte? Napakataas ng pride, hindi pinansin si Speaker Martin Romualdez at nang na-interview, sinabi niya lamang na hindi niya daw po nakita ito pong si Speaker Martin Romualdez, which is very impossible. Kasi bakit impossible, mga tol? Ang laki-laki ni si Speaker Martin Romualdez. Saka fourth higher position sa ating gobyerno ang Speaker. Bilang isang public servant, dapat alam mo yan. Magbigay ka ng kortesiya kahit ikaw ay isang vice presidente. Nasa harapan mo ang Speaker, tapos hindi mo papansinin. Anyway, wala namang problema yon kay Speaker Martin Romualdez sapagkat napakamaunawain ni Speaker Martin Romualdez. Ito ay parang si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito mahilig sa partagulan. Hindi ito mahilig sa pagsasalita laban sa mga kritiko. Hindi ito katulad ng Vice Presidente natin na nang natatanong sa confidential fund, sinabihan ang mga nagtatanong na kung kayo ay nagtatanong sa confidential funds, eh kayo ay kalaban ng kapayapaan. At kung kayo ay kalaban ng kapayapaan, kayo po ay kalaban ng gobyerno. O, yan ha, mga katagang hindi po natin malilimutan sapagkat tayo po ang in-strike ng mga katagang iyon at hindi maikakaila yan. Dahil recorded po iyan, nabalita po iyan, higit sa lahat, ang confidential funds na 125 million pesos ay karapatan naman siguro malaman ng tao kung paano ginasta yan dahil 11 days lamang. Okay lang sana kung ito ay nagasta sa loob ng isang buwan. Pero 11 days, hindi ka panipaniwala, biruin mo. For daily, gagastos ka ng mahigit sa 10 milyon para lamang sa paglikom ng mga impormasyon. Kasi ang layunin ng confidential funds, eh kumalap ka ng mga impormasyon at gamitin ito para yung mandato mo ay ma-execute mo ng maayos. Ang mandato ng Vice Presidente, ginamit ang 125 million pesos na yan as confidential funds para ma-execute ang mandate nga ng Vice President. Pero nakakagulat kasi na 11 days lamang. Yun ang katotohanan. Kaya naman, kaliwat kanan ngayon ang pagda-divert nila sa issue. Pinangunahan niya ng mga DDS bloggers at yung iba dyan, mga parot pa ng China, at pinalalabas nila na ang Vice Presidente hindi corrupt, pero ang House of Representatives corrupt. Instead na sagutin nila ang issue, binaling nila sa House of Representatives ang issue at pilit nilang pinagpapaliwanag ang House of Representatives na kung tutuusin ang dapat nagpapaliwanag ay ang Office of the Vice President. Ganon ang kanilang kaparaanan. Nililihis nila ang issue nang sa ganon hindi mapag-usapan itong Office of the Vice President. Pero hindi po tayo dapat lumimot. Tandaan po natin ang bagay na yan. Malaking halaga ang 125 million pesos. Kung yan talaga ay nagamit sa tama, wala namang problema. Pero malalaman lamang natin yan na kung ito ay nagamit sa tama, kung merong kulang paliwanag mula po sa Office of the Vice President. Pero hanggang sa ngayon, wala pong paliwanag dyan. Nadala na nga yan, in particular sa ating Korte Suprema, at kine-question ng ilang mga grupo ang constitutionality ng transfer of funds ng DBM from the Office of the President to the Office of the Vice President. Biruin mo, dahil sa panghihingi nitong si Vice President Sara Duterte ng pondo, eh nadadamay pa ngayon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At napaka walang utang na loob din itong mga DD sheets na ito eh. Alam niyo, pinagtatanggol na nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte, pero patuloy naman po silang sira ng sira at pag-atake dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya itutuloy tayo, instead na humupa ang sitwasyon, instead na maglumanay po tayo sa pagsasalita dito kay Vice President Sara Duterte, hindi nangyayari. Kasi bakit naman tayo titigil kung sila po ay hindi tumitigil? Patuloy po sila sa pagsira kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Speaker Martin Romualdez. Tapos binubuhat nila at kinukumpara nila itong si Vice President Sara Duterte, even the former President Rodrigo Duterte, eh magsasalita tayo, ipagtatanggol natin si Pangulo at si Speaker. Kaya ganito ngayon ang nangyayari. Okay? Ngayon, kung gusto nila ng isang tahimik
na social media kung saan hindi binabanatan si Vice President Sara Duterte, unahin nila sa kanilang mga sarili. Tayo namang mga PBBM supporter at mga loyalista, naniniwala po ako na tayo'y nagre-react lamang. Hindi po tayo kailanman umatake. Ito pong ginagawa natin, hindi po ito pag-atake. Ito po ay pag-react sa mga sinasabi ng mga DDS, ng mga DDSheets at ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung hindi sila nagsasalita ng hindi mga makatarungang pananalita, kung constructive criticism lang naman yan, walang problema. Ang mga oposisyon, pinababayaan lang natin na magsalita kapag ka nakikita natin na sila'y nagkikriticize sa kasalukuyang gobyerno. Pero yung mauuwi ka na sa paninira at bubuhatin mo pa ang sinusuportahan mo na dating Pangulong Rodrigo Duterte at ikukumpara ito sa kasalukuyang Pangulo at palalabasin mo na walang kwenta ang kasalukuyang Pangulo at magaling ang dating Pangulo, eh doon kami magre-react. Kaya ngayon, nagkakaroon ng ganitong situation. At kung comparison lamang ang pag-uusapan, kahit hindi abogado si Pangulong Bongbong Marcos, kahit hindi siya nakatapos ng pag-aaral, eh di hamak naman na napakagaling at napakatalino ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa tatay ninyo na si Rodrigo Duterte. Kung comparison ang pag-uusapan, higit na mas magaling si Pangulong Bongbong Marcos, higit na merong sense of leadership, higit na merong pagmamalasakit sa Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bago po tayo patuloy na pagsamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shout out sa nag-send po ng super chats kanina. Kay Ayuyang, maraming salamat. At saka kay yan, si Ayuyang, maraming salamat. Saka sa birthday. Sa may birthday ni si Ate Ludy Pamilar. Ayos ha, kayo po ang may birthday pero kayo po yung nagbigay ng gift. Maraming salamat po dyan sa $49.99. Muli po, happy birthday po sa inyo, Ate Ludy Pamilar. Biyayaan pa po kayo ng mas marami pang kaarawan para patuloy po kayong makapagpasaya sa inyong pamilya at sa mga kakilala po ninyo sa ating kapwa.